sa Sitio. Bago po tayo magsimula, ini-invite po namin kayo na mag-subscribe sa aming channel. Layunin po namin na i-promote ang iba't ibang wikang Pilipino. Salamat po! Ang kwentong babasahin natin ngayon ay ang Mahiyaing Manok. Kwento ni Rebecca T. Año Nuevo at ginuhit naman ni Ruben de Jesus. Handa na ba kayo? Halina, umpisahan na natin! Parang hindi napapagod ang mga manok ni Mang Oka. Pag nagsimula ang isa, susunod ang iba sa pagtilaok halos oras-oras mula umaga hanggang tanghaling tapat, hanggang hapon, hanggang hating gabi. Lahat sila'y nakadilat, lahat sila'y nagpupuyat. Tiklaok! Taktalaok! 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 Si Onyok, ang bunsong manok, ang bukod tanging nagmumukmok. Namumula na naman ang tuka at hindi pa rin makatilaok. Minsan, ang tuka niya ay biglang nangitim, nalublob sa putik sa loob ang kulibling. Mula noon ay lalong hindi siya makatingin sa mga manok na salo-salo pa naman kung kumain. Lagi siya sa isang sulok, inaantok, sumisinghot, namamaluktot, tukay tumitiklop, pag nagtangkang tumilaok. Ubo, ubo lang ang tunog na kaya niya ibuga. Akala tuloy ng iba, nakalulun siya ng itlog na kailangang iluwa at hindi siya ang manok na sa itlog nagmula. Akala naman ni Onyok, parati siyang pinagtatawanan ng mga kapwa manok, kaya't hindi matapos-tapos araw-gabi sa bakuran ang mga tilaok. Ano kaya ang mangyayari sa kwento natin? Bago tayo magkalimutan, subscribe na muna kayo para sa mas marami pang magagandang kwento. Salamat! Halina at ipagpatuloy na natin ang kwento. Onyok, sabi ng kalarong si Kokok. Mabait ang mga kapwa manok. Gusto ka lang nilang matutong sumunod. Mag-ensayo ka sa pagtilaok. Tuloy-tuloy, huwag matakot. Para ano't naging isa kang manok kung hindi rin lang titilaok ng ubos lakas, lubos-lubos? Mahal na kaibigang Kokok, bakit kasi sinilang pa ako? Paano akong naging manok eh, puro naman ungol. Anong boses itong wala namang maitulong? Boses ba ang masahol pa sa may kalawang na palakol? Nakikinig sa tabi ang butihing ina. Hinima si Onyok, kinantahan, pinatawa. Onyok, oh, Onyok ko. Wala nang gaganda. Sa boses mong dahil musmus ay nanginginig pa. Kumurok si Onyok at lalong napasinga. Tumungo at sinubukang tumilaok mag-isa. Onyok, tumingin ka sa lahat ng manok. Walang nakatungo kapag tumitilaok. May palong o wala, puti man o pula, masayang nagigising, nanggigising ng masaya. Nakatingala sa langit, pinapagpag ang gilid, nagpupugay sa sarili at sa paligid. Taktalao! Si Onyok, ang mahiyaing manok, iniunat ang likod, ikinuskos ang paa, itinaas ang lieg, inilatag ang pakpak, at saka tumilaok ng matinis at sunod-sunod. Ngayon hindi mapigilan ang batang si Onyok. Minsan, ang sabi sa ina at kay Kokok,
paglaki ko, ako naman ang magtuturo sa mahiyaing batang manok kung paano ang pagtilaok. Una, iunat ang likod. Tapos na! Nagustuhan niyo ba ang kwento? Marami pa tayong babasahing kwento. Halina at mag-subscribe na. Salamat sa panonood. Kita-kita ulit tayo sa susunod.